Today is March 14, sa oras natin ngayon ay 1:08 p.m. Ako pa rin ang inyong makakasama na DJ na VJ pa. My name is Kiara Takahashi, bringing you the best OPM hits na hatid sa atin. Ano ba yan? Lahatid sa atin na nag-iisang ABS-CBN Star Music. Dito lang yan sa Top Silog, ang sarap ng musikang Pinoy. Ayan, live na live tayo ngayon. Happy ko, di ba? Live na live tayo ngayon sa YouTube channel at Facebook page ng Star Music. Kasama na rin dyan ang pa-live stream sa Facebook pages ng MOR Manila at One Music PH. At para mas dumami tayo mga katopsy, mag-subscribe na kayo. Tapos samahan nyo na rin ng like, comment, at pag-share sa mga social pages natin na makikita nyo sa ilalim ng inyong mga... sa ilalim ko. Ayan, wait lang. Gusto ko batiin lahat ng viewers natin all over the world. Again, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa all over the world, mga katopsy. Maraming salamat dahil kasama niyo na naman ako sa inyong Sunday afternoon or morning at night or night. Ayan. Gusto ko batiin ang mga katopsy natin sa Dubai, USA, Malaysia, Japan, Philippines, all over the our country. Ayan. I hope you guys are doing well at happy Sunday sa inyo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, mag-iingat pa rin tayo pag lumabas tayo dahil nga parang ano eh, parami na ng parami ang mga nagbabakasyon, di ba? Pero wag nating kalimutan na mag-ingat pa rin tayo every day paglabas, wear your face mask, face shield, sanitize. Ayan, at
social distancing pa rin, wag nating kakalimutan. Kasi minsan ako parang nakakalimutan natin yan, mga katapsi. Pero talagang mag-comply pa rin tayo at bawal lumabas. Pwede naman, pero talagang dapat maingat pa rin tayo. Pero ito na nga, bagong episode, bagong topic na pag-uusapan. At syempre may mga bago tayong makakasamang nagagalingan na guests ngayong araw na ito. Kung nakita niyo yung Instagram story ko, talagang nakita nyo doon kung gano'n ako excited para sa guests natin for today. At para malaman nyo kung ano-ano mga surprises namin sa inyo, eh wag na kayong bibitiw. Dahil maliban sa mga chikahan, maghahatid din kami ng mga nagagandahang tugtugan na talaga nga namang masarap ulit-ulitin. And speaking of music, abangan din natin kung ano-ano ang OPM hits na pumasok sa ating Pinoy Mix Countdown na makikita natin yan maya-maya pa yan. Pero marami pa kasi mangyayari. O diba, umpisa pa lang ha, dami ko ng chinika guys. Kaya sige, tuloy-tuloy na natin to. At ang topic na pag-uusapan kasi natin for today ay tungkol sa, ano yung gusto ko to? Sa passion. Diba? Ano ba ang passion ninyo? At dahil dyan, ang hashtag natin na ipapatrend ay hashtag Topsilog Dream Kong. I mean, nung una, ano yun, napaisip din ako, Dream Kong. Ah, Dream Kong. Kasi dudugtungan nyo yan kung ano ba ang dream nyo at babasahin ko yan maya-maya lang. Kaya i-tweet nyo na yan, i-comment nyo na yan sa Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, lahat ng social media. Ipa-thread natin ang hashtag na ito, hashtag Topsilog Dream Kong. Yan, tapos ulitin ko, dugtungan nyo yan. And of course, syempre, everyday naman, hindi naman everyday pala. Ginawang everyday yung Topsilog. Every Sunday, syempre meron tayong question of the day. Ayan. Ano nga bang ating question of the day? Nakukitan pa rin talaga ako sa question of the day. Question of the day. Paano mo malalaman kung passion mo ang isang bagay? Diba? Alam nyo, ano to ha? Mahirap din i-identify din kung ano ba talaga ang passion mo. Kasi sometimes, napagkakamala natin siya or akala natin na yun na yung passion natin. Pero, hobby lang pala. Diba? Kasi ang passion, napakalalim yan eh. So, paano ba ma-identify or paano ba natin malalaman kung ito na talaga, ito yung passion ko. Diba? Kasi, or how do you differentiate hobby and passion? Diba? Kasi minsan, hobby, meron kang hobby, tapos malalaman mo in the long run, ah, ito na pala yung passion ko, or the other way around na, kala mo passion mo na to, pero hobby lang pala. Diba? Interesting topic. Thank you, Kuya Warly, our writer. At i-comment down below nyo lang ang mga sagot nyo dyan sa nakapin comment sa ating live stream. Okay, nakapin yan, ayan. Si Kuya William ay talagang namang nakatutok sa ating comment section. At ako rin ay nakatutok sa ating comment section. Kaya naman mag-shoutout ako dahil ang dami nagpapaulan ng hearts at ang dami nag-comments. Ito na ang pa-shoutout natin. Si Kiara Videos Official. Pa-shoutout today is birthday of Rose Ann Cabradilla of Kiano True Friends and Kiano Kingdom USA. Parang first time ko lang yung Kiano True Friends. May bago pala. Grabe. Happy birthday, Rose Ann Carbadilla. And hello sa Kiano True Friends and Kiano Kingdom USA. Ayan nga, all over the world nga tayo. Hello sa Kiano Kingdom USA. At syempre, meron din si Margie Bergado Petalio. Hi, Kiara, watching from Hong Kong. Ayun na nga. Hello, Miss Margie. I hope you're having a good day in Hong Kong. And God bless you always and your family po. And syempre, si Beata Lauzon. Hi, DJ Pretty Kiara, our multi-talented princess. Uy, grabe naman yung multi-talented princess. Pero maraming salamat po sa inyong comment na yan. Maraming salamat. DJ na VJ pa. Oh. At si Miss Rosie Palero.
Hi, Kiara, watching from Istanbul, Turkey. Nakakatuwa, all over the world. Okay. Kiano Forever naman. Hello, Kiano Forever. So you miss Rosie Palero. Hello po. God bless. I hope you're having a good day. E si Rosenda C. Mendoza. Here we are. Let's go. Ikaw, ako, tayo. Ating kamay iwagayway. Hashtag Topsilog. Ang sarap ng musikang Pinoy. Gusto ko yung caps lock pa si Miss Rosenda. Sobrang taas. Nafe-feel ko yung energy niya. From kung nasan ka man, Miss Rosenda, ramdam ko ang iyong energy at maraming salamat at iwagayway natin ang kamay natin. Kaya naman, mag-send na kayo ng emoji na yung gumaganon. Tapos, heart emoji! Papuso tayo! And of course, Tito Marge! Tito Marge is here. Hello mga katopsy! Happy Sunday ulit with our loves, Kiara Takahashi. Thank you so much. And thank you last time dahil sinamahan nyo rin ako sa last Friday. Sinamahan nyo ako sa Love Line. Maraming salamat. And some of our yung mga nasa nakikita ko sa comment section ay nakita ko rin last time sa Love Line. Kaya maraming salamat po. At meron din Kiara Videos Official. So proud of you, Kiara. We love you forever. I love you guys forever. At si Merly Caricio, sa shout out for all the friend kahit through virtual lang. Mary Salazar, the team Tita Marge, yang dilangalin. And of course, Tita Marge herself, Marjorie Galarita. Ayan, Tita Marge talaga sobrang supportive. I'm so happy that you're here again, Tita Marge. Ayan, kaya naman mag-enjoy tayo sa ating sound trip for today dahil nga naman ang sarap ng musikang Pinoy. Kaya ito, sound trip muna tayo para naman makapag-ready kayo sa mga comments na babasahin ko mamaya sa pagbalik natin. But for now, pakinggan natin ng kantang pangarap na pinasikat ng Pinoy Big Brother Lucky 7 Big Winner at ang unang Filipina na nakasama sa Arab Fashion Week. Ang nag-iisang, ito, favorite ko siya at love ko siya, si Maymay Entrata. At ang oras natin ngayon ay 1:17 p.m.
Naging bangungutang ang pangarap na hinahanap ay abot kamay mo na, pero't alak kung iyong balak mapagsasabay mo pa. Pero mag-ingat sa pagsipat ng mga hinahanga, nakakatuling kung matuling o matayog ang lipad. Dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin, dun sa amin. Naging pangilan-ngilan ang pagsampa ng entablado. Nakalimutan ang mga awit na inawit, malalakas na hiyaw. Bakanting upuan ang nakikinig lang ay ikaw. Sa isang iglap tila wala nang nakakakilala. Di mo matanggap kasi wala nang nakakaalala. Dumating ang tatuyot na walang kamalay-malay. Malungkot dahil hindi ka nagtatabi ng palay. Nung sagana sa lahat, madami kong kaibigan na akala mo ay hinding-hindi ka tatalikuran. Niyong napag alam mo nang ikay mapag iwanan matapos ng lahat. Ikaw ang pinagtatawanan dahil nawili at tila ba nalasing ka sa lahat ng mali. Ngayon alam mo na hindi ka nasikat. Ang layo ng narating di mo nakita ang hinanap. Umawa ka dahil pwede pong mabawi ang ang pangalap na hinahanap ay abot kamay mo na, pero't
back. You're still with me, Kiara Takahashi, dito sa Top Silog, ang sarap ng musikang Pinoy sa oras nating 1:32 PM. Ayan, at binabati ko pa rin ang lahat ng ating viewers all over the world na kanina nga eh, yung mga nabasa kong comments, talagang yun pa lang ah, all over the world na. Grabe, from USA, di ba? So ayan, binabati ko ang ating mga viewers. I hope you're having a good day again. At yun nga, ang first playlist pa lang natin. Panalong panalo na una dyan ang Pangarap by Maymay Entrata na napaka-cute ng music video. At syempre ang ating big winner, di ba, ng PBB Lucky 7. At speaking of big winner, abangan ninyo ngayong gabi na po ang big night ng PBB Connect, 'di ba? Kaya naman very exciting, parang last time lang eh big night ng PBB 8, ngayon naman season 9 ng PBB Connect. At gusto ko lang batiin, gusto ko lang lahat magsabi sa mga aking PBB family na grabe, grabe po yung respeto ko sa inyo at yung grabe yung ano eh, yung PBB talaga. Sobrang galing nila at naitawid talaga na natapos na last night, tonight. At magbabalik tayo sa ating pangalawang kanta, Electric Gold by Marion and Moves, na talaga nga naman, it reminds me of Dark Horse ng music video ni Katy Perry, di ba? Parang may ganong vibe eh. Napakaganda, napakaastig. At syempre, ang pangatlo nating napakinggan ay Industria by Glock 9 featuring KZ Tandingan. Alam niyo, first time ko marinig tong song na to actually. And it hit me. Oh, grabe, no? Kanta tungkol sa Industria. Talaga nga naman. Napakalalim yung kanta. And Glock 9, sobrang grabe yung respect ko sa kanya as a rapper. He is very, very talented. And yung mga binibigay niyang mensahe, sobrang lalim eh, no? Tapos sinamahan pa ni Miss KZ Tandingan. Grabe talaga. Idol, idol ko sila. At syempre, meron pa rin tayong live streaming sa Star Music Facebook page at YouTube channel. And of course, napapanood din tayo sa MOR Manila and One Music Facebook pages. Kaya huwag nyo rin kalimutan na i-share tong live stream na to, mga katopsi, para mas dumami pa tayo dito. The more, the merrier, diba nga? And speaking of share, isama nyo na rin ang mga social media pages natin na makikita sa ilalim ko, sa ilalim ng iyong mga screen. At pakidagdagan na rin po ang pag-subscribe at syempre pag-like at syempre mga comments ninyo. So, yun nga, speaking of comments, kanina habang naka-break tayo, ang dami kong nababasa na comments na tungkol sa topic natin ngayon. At ito ah, para sa mga kakapasok lang sa ating live stream, may question of the day tayo. At ang question of the day natin, ang tanong ay, paano mo malalaman kung passion mo ang isang bagay? Makikita nyo yan, nakapin yan sa ating comment section, mga katopsi. Tapos samahin na rin pagdugtong sa ating hashtag na hashtag topsilogdreamkong. At dugtungan nyo na yan. Ayan. Kaya naman magbabasa tayo ng ating mga sagot tungkol dun sa ating question of the day. Paano mo malalaman kung passion mo ang isang bagay? Diba? Napakaganda ng topic natin ngayon about passion. Ano nga ba ang passion nyo? Diba? Mapaisip ka rin talaga. So ito ang mga comments natin. Sabi ni Jessel Daria, malalaman mo na passion mo ang isang bagay kapag alam mo sa sarili mo na goal mong gawin ito at napapasaya nito at iba yung epekto nito sa sarili mo. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya, yung napapasaya ka din talaga. Kasi, mapapasaya ka ng maraming bagay, eh, diba? Hobbies, ganyan. Pero, up to what extent, diba? Paano mo malalaman na itong talaga napapasaya sa'yo? At sabi niya, merong epekto sa sarili mo. And I think that's a good thing also na mapapansin mo yung effect sa'yo nung ginagawa mo at mapapasaya ka talaga, diba? So, okay yan, Jessel Daria. Thank you for answering our question of the day. Thank you for the cancer of the day. Ito, meron pa. Si Grace Maimban. Alam mong passion mo, ginagawa mo, pag kulang ang mundo, pag di nagawa. Uy, ang ganda nun! Kulang ang mundo! Parang yung kanta ni Kuya Sam ang ubat. Sa himig. Ayan. Uy, tama yun.
Actually, ang ganda ng point mo na yan. Ang ganda ng sinabi nyo na yun na kulang ang mundo pag di mo nagawa. Parang hindi ka mapakali. Parang may kulang. Pag hindi mo nagagawa yung gusto mo, ibig sabihin siguro yun nga, nagkakahulugan na yun ay yung passion mo, di ba? At meron pa, thanks Kuya William. Ito pa si Rosendo C. Mendoza. I'm civil engineer by profession but sales and vocation. Cause it's my work now as my passion and grateful to God because dito ko nakilala ang aking forever my husband. Ay, nakakatuwa. I'm so happy for you, Miss Rosenda. And nakakatuwa dahil nahanap mo yung passion mo at hindi lang yun. Ang iyong ka-forever. Nakakatuwa. Kasi feeling ko, if you're doing the things that you are enjoying and you love to do, parang, ano eh, everything will follow eh. Parang hindi mo pinipilit yung sarili mo, you enjoy what you're doing. And at the same time, people can see it in you that you're happy in what you're doing. And siguro, di ba, parang yung glow mo lumalabas pag gusto mo yung ginagawa mo. At syempre, siguro dun nakita nung husband mo na, ay, parang masayahin to si Rosenda. Di ba? Parang may ganon. So, totoo talaga na pag masaya ka sa ginagawa mo, nag-glow ka, nakikita ng ibang tao. At maganda yung epekto nun sa ibang tao, di ba? Ayan, maraming salamat sa ating mga nag-share ng kanilang opinions about our question of the day. Thank you for Cancer. Iyak ako sa Cancer. Pero magbabasa pa rin tayo ng mga comments natin at mga Cancer of the day. Maya-maya lang. Kaya naman ito mga katopsy. Let's have a break muna mga katopsy. At ready nyo na ang mga sarili ninyo. Dahil sa aming pagbabalik, ay makakasama na natin ang ating very, very special guest na talaga nga namang kinababaliwan nating lahat. Ako personally, kinabaliwan ko siya ha. None other than McCoy Dubs. Excited na kayo, di ba? Kasi sobrang excited ko talaga. Kaya walang BBTO, mag-sound trip lang muna tayo saglit. Ang una sa ating listahan ay ang kantang Diamond na kung saan ang una nating nakita sa at napakinggan si Jake Zyros. Gusto niyo na bang marinig? Ako kasi gustong-gusto ko na mga katopsy at excited na ako. Kaya tara na at umpisahan na natin yan. Ang oras natin ngayon ay 1:40 p.m. I have to admit, I am in the rough. Try to forget, but it's just so tough, yeah. Hungry for peace, and whenever I ease it, the more it just breaks me down. No, no. But I still hang on, for if there's no pressure, there'll be no diamonds. Someone's hand, I keep on telling me it gets better. It's hard to see when all I get is bad weather. No, but I still hang on. If there's no pressure, there'll be no diamonds. So I don't mind it coming my way. No, I'm tired. I'm
pass on me, I don't mind seeing it coming my way. Hold for me, press on me, I don't mind seeing it coming my way. Hold for me, press on me, I don't mind seeing it coming my way. Hold for me, press on me, I don't mind seeing it coming my way. Yeah. If there's no pressure, there'll be no time. I don't wanna be a diamond.
Huwag kang matakot, nandito lang ako. Bukas sa'yo ang aking puso, hindi magbabago. Habang buhay kitang mamahalin, ako ang iyong bituin sa dilim. Kapit lang sa iyong mga pangarap. Huwag bumitaw sa iyong panaginip. Ipikit ang mga mata, ibulong sa mga tala. Masayang bukas makakamtanin. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Bukas sa'yo ang aking puso, hindi magbabago. Habang buhay kitang mamahalin, ako ang iyong bituin sa dilim. Habang may buhay, may pag-asa, sabay nating harapin ang umaga. Huwag bumitaw, hawak kita. Magbabago habang buhay kita ang mamahalin, ako ang iyong bituin. Time check muna tayo. It is now 1:52 p.m. Kasama niyo pa rin ako, Kiara Takahashi, bringing you the best OPM hits na hatid sa atin ng ABS-CBN Star Music. Dito lang yan sa Top Silog, ang sarap ng musikang Pinoy. At napakinggan nga natin ang Diamond by Jake Zyros. At uulitin ko ha, it is a very special music video kasi dito natin siya unang nakilala at nakita, napakinggan na bilang Jake Zyros. At nakita niyo naman, very inspiring and very, ang ganda ng music video niya, diba? At syempre, ito, speaking of inspiring, ang pangalawang song natin, Patuloy ang Pangarap by Miss Angeline Quinto, as nasinulat ni Sir John, ang naging guest natin dito sa Top Silog, diba? Last time. At this one, I think it is very swak sa ating topic for today, no? Itong Patuloy ang Pangarap. At napakaganda at napaka-inspiring song. At syempre, ang pangatlo natin na pakinggan, Ako ang Iyong Between by TNT Boys. I love these three super talented boys na talaga nga namang international lang. Talagang umabot ang talent nila, di ba? At nga, ang Starla, kung hindi ako nagkakamali, ito ang, ano man tawag doon? Official soundtrack ng Starla. Nakakatuwa. Ayan. Ito, gusto ko pa rin batiin ang ating mga, oh, correct daw, sabi ni Kuya Will,
ano nga, Starla nga siya, OST ng Starla. Ayan, nakakatuwa naman. Nakakamiss yung ano, mga teleserye before, no? At ito ba, napabatiin ko pa rin ang ating mga viewers all over the world. Ayan, kamusta kayong lahat? At sa mga bagong pasok sa Topsilog, welcome, welcome. At gusto ko sabihin na thank you so much dahil every Sunday, eh, kasama namin kayo sa mga magigiting na nanunood at nakiki-sound trip sa atin dito sa Topsilog. Maraming maraming salamat. Ayan, babati tayo at ng ating mga viewers, no? Oo, maghahanap ako ng ating comments para mabati natin ang ating viewers. Ayan, nandito ako ngayon sa Star Music YouTube channel. Ayan, meron na tayong mga comments dito. Sabi ni Tita Marge, para sa akin, malalaman ko kung passion ko na yung ginagawa ko kapag maligaya ako at di ako napapagod at nagsasawa sa ginagawa ko. Yung bang interested ka at you give your heart to it. I love you, Kiara. I love you too, Tita Marge. Thank you for sharing that. That was beautiful. That was a beautiful answer. Cancer. Tapos kanina si Kuya Warly, mayroon siyang naisip. Yung si Kuya Warly kasi writer namin siya dito sa Topsilog. Sabi niya, yung hashtag of the day na lang natin, ang tawag natin, taka-hashtag. Kaya. Ay, grabe, Kuya Warly, ang witty mo doon talaga. Pero hindi, yung si Tita Marge, thank you for that. totoo talaga na pag alam mong hindi ka nagsasawa, talagang it makes you happy. Iba talaga. And I think doon mo madidiscover na, ay, passion mo nga talaga to. Dahil hindi ka nagsasawa at patuloy kanyang pinapasaya sa kung anong ginagawa mo. At ito, sabi ni Jersey Ann Dumalagan, malalaman mo ang passion mo sa isang bagay kapag ginagawa mo ang isang bagay ng hindi ka pinapwersa. And my passion is manood ng Topsilog every Sunday. Talaga. Ay, grabe nga yun ah. I love that, Jersey. Thank you so much. Pero I'm sure marami ka pang passion. Alam mo, nakakausap kita last Friday sa Love Line. At alam ko, marami ka pang passion, marami kang madidiscover din along the way. Ah. Hindi naman kasi parang yung passion mo madidiscover mo agad-agad. So feeling ko, along the way, madidiscover mo rin siya. And ayan, si Nati Menes, malaman mo ang passion mo kung ito ay lagi mong ginagawa at nag-i-enjoy ka at minamahal mo. Totoo yun. Yun nga, yung katulad na sabi Tita Marge, napapasaya ka, nag-i-enjoy ka, at minamahal mo lalo. I think yun din yun eh. One factor na lalo mong minamahal yung ginagawa mo, di ba? Thank you so much for your key answers for our question of the day. Maraming salamat for sharing. Ayan, mga katopsy. Pero ito na. Huwag na nating patagalin pa dahil alam kong marami sa iyo ang naghihintay sa kanya kanina pa dahil ako very, very excited na ako. Nakilala natin siya sa pagdadub ng mga famous movie scenes na talagang pumatok sa atin dahil sa natural niyang pagpapatawa. And of course, siya lang naman ang nasa likod na sikat na sikat na si Auntie Julie. Kaya naman, huwag natin patagalin pa. Let us all welcome McCoy Dubs! Hello! Kamusta kayo dyan? Hi, Kiara! It's hello, nice to meet you. Nice meeting you. I'm so happy that you're here. Ayan, kamusta kayo? Eto, okay naman. At humahaba na ang buhok. Grabe, nakakatuwa. Kasi napapanood kita dati sa PBB sa season 8. Ay, nasa-usap na tayo, di ba? So, I'm very, very happy and talagang small world ang nangyayari ngayon. O nga, paliit ng paliit. And syempre, pwede bang batiin mo ang ating mga katopsy? Ayan, yan kasi ang tawag namin sa mga nanonood ng Topsilog. Ayan, sa mga katopsy, magandang hapon sa inyo. At talagang nagpapasalamat ako dito kay Kiara dahil ginest niya ako dito no, sa kanyang program. And of course, ha, talagang patuloy lang ang suporta natin sa show ni Kiara. And of course, habang ano nanonood kayo ng Topsilog, dapat nagme-merienda din kayo ng Topsilog. Charot lang. Oo nga eh. Never ko pa na-try yun. Pero alam nyo, gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang pinasaya mo yung lockdown experience ko. And I'm sure maraming natuwa talaga.
sa'yo dahil I'm a fan. Salamat. Yes, and kasi nung time na yun, yes, wala talaga akong magawa nung time na yun nung last year eh. So it all started last year. Oo, it started last year. Lahat ng mga TikTok videos na yun. Pero, nag-start siya last year. Pero paano nabuo ang isang McCoy Dubs? Ayun, oo. Kasi after ko manggaling sa Qatar, kasi nag-OFW ako sa Qatar for almost a year. So pag-uwi ko noong 2017, nag-work ako sa isang advertising agency and then frustrated copywriter ako. So yung frustration ko, ang ginawa ko, yung mga Mean Girls na dubbed, na Mean Girls na movie tsaka Devil Wears Prada, in-screenshot ko yung mga eksena doon, tapos nilagyan ko ng Tagalog subtitles. And then in-upload ko siya nung mga bandang August 2017. And then nag-viral ng Very Light. Then pagdating ng November, nag-dub na ako, nilagyan ko na ng boses. So doon na siya nag-start yung dubbing. Really? And then December 2017, gumawa na ako ng Facebook page. So lahat ng mga ginagawa ko, doon ko na ina-upload. So Facebook talaga nagsimula, nag-viral yung mga videos mo. And I'm sure maraming, unti-unti talaga. And ito, aside sa pagiging content creator mo, ano-ano pa ang ginagawa mo outside the social media world? Ayun. Kasi nung mga time na yon, Kiara, I'm more on empleyado. So nag-work ako sa advertising agency. And then I was also studying my master's degree before. And then I'm teaching college students in Letran. So yun na yung life ko. And then content creation. So mga konting-konting vlogs, mga dub movies, ganon. Tapos, lockdown, doon ako nag-start mo TikTok. And then, eto, kasama ko. Eto, sa kabilang station, sa TV5, ko ng Lunch Out Loud, noong time show, co-host. Yes, nakikita ko rin po yun. Napapanood din po kita doon. Thank you! And speaking of content creation, content creation and syempre McCoy Dub, sas nabanggit nyo nga rin po yung TikTok. Alam nyo, sobrang daming nakatulong ng sa TikTok sa buhay namin, sa buhay natin. Dahil ako, sobra akong napapasaya talaga ng TikTok and isa ka dun po talaga, gusto ko lang masabi. Kahit nagla-live ka sa Kumu, nanonood ako, tapos parang nag-comment ako, wait, sana mapansin niyo yung comment ko. Alam mo, nakikita ko talaga, hindi ko lang nakikita ko nga minsan ka sa FYE, di ba? Tapos nakikita ko yung name mo doon, kaya lang sabi ko, hala, si Kiara Takahashi, kaya nahihiya ako. So, promise, no joke talaga. And then, yun, bigla na lang akong nanonood siya ng kwentong Makoy. So, nakakatawa. Sobrang nakakataba ng puso, Kiara. And yun nga po, speaking of TikTok, ito, doon nagsimula si Auntie Julie. Talaga yes. Nga naman, pinasaya ako talaga. Hindi lang ako, pero yung mga friends and family ko, grabe, yun yung topic namin. Ikaw po, si Auntie Julie. So, this is my question. How did famous Auntie Julie come to life? Oo. Kasi, di ba, meron tayong mga sa, kumbaga sa Filipino families, meron talaga tayong mga tita, di ba? May mga tsahin tayo na masungit, may mga tsahin na mababait, tsaka may mga tsahin na mayayaman, mga ganyan. Tapos, naisip ko kung gawin si Auntie Julie character, Kiara, kasi na-feel ko lang na parang we need to represent Filipino titas or Filipino chahens or progressive, who are caring. So, di ba parang sa magkakamag-anak sa mga kapatid ng nanay mo or tatay mo, may mga auntie ka talaga na bibigyan ka ng pera, hindi ka i-judge, hindi sasabihin na mataba ka, kahit tumaba ka, mga ganon, di ba? And then, alam mo na, yung merong care for you and she loves you. So, the inspiration really was to promote the Filipino titas in such a good way na progressive sila. Yun. So, ang inspiration galing sa nanay ko. Kasi naalala ko nung maliit ako, pag nimimit sila ng mga high school friends. Oo, ganun sila mag-usap. Mga English-English, tapos mga konyo-konyo. So,
yun ang ano, yun ang naging inspiration. So naging inspiration mo rin pala yung mom mo and then yung mga anak kasama nung bata ka, ganun. Yes. Kaya and, ano, yun ang naisip kong gawin. Sobrang feeling ko one thing din kung bakit talaga nag-hit si Auntie Judy kasi ang daming nakarelate, hindi lang yung mga tita, pero yung mga, like ako, na, parang lahat kasi mayroon tayong ganong tita sa life natin. Hindi man natin relative, pero meron tayong na-encounter at some point sa buhay natin na gano'n, di ba? Parang si Auntie Julie talaga. So, habang ginagawa mo to, paano ka, yung mga TikTok videos mo, how do you come up with those idea na, ah, itong TikTok na next gagawin ko, this is what's it gonna be about, ganyan? Ah, oo. Kasi, Tiara, ang ako, parang I always believe na when it comes to creating content, observation and intuition is very important. So ako, pag gagawa ko ng TikTok video, spontaneous din. So minsan, kung ano yung maisipan ko, gagawin ko siya. Minsan kasi, papansin mo, yung mga hindi talaga planned, yun talaga yung nagiging successful na content. So, pagka naisip ko lang na, ah, okay, trip kong manggaya ng mga government employee or trip kong magsungit sa ano, trip kong gayahin yung mga masusungit na cashier. So, yung ganon. So, kumbaga, spontaneous din siya. Pero sa Auntie Julie kasi, medyo iba yung pag-iisip na ginagawa ko doon, no, for that content. Kasi, I need to be very careful and with the words that I will say, lalo na I represent nga yung mga tita-tita na ganyan. So, pero pagdating din sa mga videos na iba, mga spontaneous lang naman. Oh, napakaganda. Sobrang dami nag-enjoy. And kasi, Makoy, meron kaming question of the day or topic for the day. So, ang topic natin for today kasi is about passion. So, dahil nga na-share mo sa amin na ito yung ginagawa mo, masasabi mo ba na passion mo to? Itong content creation and your videos, is it your passion or is it something that you just enjoy doing or hobby lang? Naku, passion ko talaga siya, Kiara. Marami ako ni-let go just for this. And feeling ko, ito yung ano, ito talaga yung pampatanggal ng stress for me. Mm-hmm. And this is my outlet in terms of, you know, spreading kumbaga good vibes, venting out my frustrations. So this is my passion because hindi ko inakala na sa isang meme lang, sa isang dub video lang, eh magkakaroon ng mga ganitong content na susunod pa. So sobrang nakakataba ng puso kasi kahit papaano may mga nanonood ng mga videos, kahit minsan feeling ko corny na sila. Pero yes, passion. And I think I will be doing this for the next 5 years. Wow, that's crazy. Like as a fan of what you're doing as McCoy Dubs, as Auntie Julie, sobrang ano, nakakatuwa na marinig sa'yo na you're gonna be continuing doing this. Diba? Nakakatuwa. And paano mo nalaman na ito yung passion mo? Kasi this thing led you to so many ano opportunities and now you're hosting also. So, paano mo nalaman na ito? Ay, oo. Kasi na-feel ko, Kiara, na when I was already, you know, having yung mga videos na ina-upload, then minsan, kasi ang content creation talaga, Kiara, hit or miss. Minsan may magba-viral, minsan wala. But ako, as content creator, nalaman ko, na-realize ko na when you create content, hindi mo dapat iisipin na dapat mag-viral yon. Parang just create content and then that's it. And then let the algorithm or let the viewers or the fans make it more viral, parang ganyan. Nalaman ko na ito na talaga yung passion ko na kapag every time na nag-o-observe ako sa labas, just to get inspiration on how to do my next TikTok video, na-excite ako. And nalaman ko na ito yung passion ko because
I was also making other people happy in my own little way. And with that, I really feel good na kapag may mga nagtatext sa akin or nagpapadala ng message na minsan kahit hindi ko na nare-replyan, Diyos ko po, pasensya na kayo. Kahit kasi hindi ko nare-replyan, sabihin nila na good vibe sila, ganun, ha-happy sila sa mga videos. So yung ganun lang, Kiara, parang naano na ako, na parang shucks, pagpatuloy ko to. Kasi may mga natutuwa pala. Oo. Sobrang daming natuwa and isa talaga ako doon. And yun, I think that's right na pag nag-i-enjoy ka talaga and ang daming tao na nakikita ka na nag-i-enjoy ka yung ginagawa mo and ang dami mo ring na-influence. I think sobrang ganda nun. And I think, ito, may other question for you is, kung papapiliin ka, trabaho na hindi ka masaya pero malaki ang sweldo o dun ka sa passion mo na masaya ka pero hindi ganun kalakihan ang nakukuha mong kita. Kasi ang daming, like for us Filipinos, there are limited minsan yung mga nagagawa natin because of, syempre, yung economy natin or whatsoever. So, what do you think about that for you? What's your take on that? Ganda ng question mo, Kiara, kasi napapaisip din ako dun sa isasagot ko kasi dito ako sa stage ngayon na as in, let go ko talaga lahat. Umalis ako sa dati kong company. Hindi na ako nagtuturo ngayon just to, you know, give way for other opportunities. But you know what? Kiara? What I realized as the days go by is that importante pa rin sa akin talaga na ma-pursue ko yung passion ko kahit na hindi ganun kalaki yung kinikita. Kasi naniniwala ako na kapag patuloy ka lang sa paggawa, patuloy ka lang sa pag-upload ng content, as long as you are doing it every day or alam mo na, every week may bago kang content, mag-grow na mag-grow yon. And it could lead you to other opportunities. So sa akin, para sa akin, okay lang ang maliit ang kita basta nasusunod mo yung passion mo. Kasi yung puso mo nandun eh. Yun pa rin talaga yung very important. Kasi ano yan eh, common na tanong yan eh, di ba? Yes. Masaya ka ba sa ginagawa mo, sa trabaho mo ngayon? Mas pipiliin mo ba? Parang common na question for us. So, mm-hmm. I think that's very true also talaga na kahit ako eh, parang iba't pa rin talaga pag mahal mo yung ginagawa mo and I think everything follows. Yes. Yeah, totoo yan. Kaya ikaw, Kiara, if you are, like for example, if you want to pursue other passion, just go, di ba? As in, itodo mo na. Go for it. Kasi I know that you will flourish. Oh, thank you so much. Yes. Salamat. Pero yun nga, kasi nga, speaking of passion, gaano ka-powerful ng positive thinking kahit parang nawawalan ka na ng pag-asa sa mga sitwasyon mo. Kasi diba, kahit passion mo to, meron ka pa rin struggles na pinagdadaanan. Yes. Yung positive thinking kasi, syempre, kailangan mag-umpisa muna sa sarili mo. So, number one, you should have, a positive outlook in life. So, kumbaga, for me, Kiara, ang natutunan ko din, and sa mga katapsi, di ba? Never ever surround yourself with, you know, negative or with the negative thinking. Just always surround yourself with the people who will always bring you sunshine. So, dun kasi nagmumula yung positive thinking. And I think music, also, for me, music, malaki ang nagawang role ng music para sa akin, para magkaroon ng positive thinking in life or positive outlook in life. Kasi doon ako kumukuha ng lakas eh. Doon ako kumukuha ng hugot na, okay, ito yung lyrics, ito yung nakaka-inspire na song. So I will listen into it. And then after ko pakinggan yung kantang yun, I already feel good. So yung dalawang bagay na yun. Surround yourself with people who brings you sunshine. And then number two, music. But also, lastly, pray, di ba? Na i-guide ang iyong path. Oh, that's very true. Prayers. Mm.
surround yourself. Actually, yun din yung napag-usapan namin last time. Surrounding yourself with good people kasi nakaka-affect talaga siya sa'yo. And of course, prayers. Mawawala. Yes. Pero, Makoy, kasi ang daming nangangarap eh na kahit din yung sa pag-create ng mga content, paggawa ng mga videos na nangangarap, or hindi lang yon pero pangarap in general, ano yung magbibigay mong advice sa mga taong gusto nilang matupad yung pangarap nila? Ay, oo. Alam mo kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, minsan may isip mo parang, paano ko ba mapopursue yung passion ko? Or paano ka ba matutupad yung pangarap ko? Lalo na na nasa gitna tayo ng pandemya. Pero alam nyo guys, I always believe, Kiara, that timing is everything. Timing is always perfect as long as it's aligned with our creator, no? Kung sino man pinaniniwalaan mo, kung si God 'yan, 'di ba? So it's always timing. Timing is everything. So if ang gusto mo ay maging isang DJ, gusto mo maging content creator, go for it. I-pursue mo yung pangarap mo. But also, always rely on the reality na hinay-hinay kung ano man yung status ko, eto muna i-acknowledge mo. But of course, always believe that someday you will pursue this, you will have this, and you will achieve all the greatest things in life. And eto, may tip akong ibibigay, Kiara, and to all the katapsis out there. Every day, before you sleep, sulat ka sa notebook, sa gratitude notebook. Lagi mo lahat ng mga nangyari sa buhay mo ngayong araw na to, ano yung natutunan mo, and then ano yung gusto mong ma-achieve. So as long as you always manifest in that notebook na one day I will be a vlogger, one day I will have 1 million pesos, mga ganyan, mangyayari siya. Kasi minamanifest mo eh, and the universe will, you know, listen. God will listen to your prayers. So and always believe that someday it will happen. You know what? Before ako matulog, gagawin ko yan. I promise. Promise, Kiara, ha? Yes. Alam mo, totoo pala talaga yan na pag sinusulat mo, iba-iba pag sinusulat mo. Yes. Basta nasa isip mo lang. Diba? And, totoo. Minamanifest mo yung gusto mong mangyari sa life mo. I think, kung di ako nagkakamali, nag-tweet ka before. Ah, oo. Yes. Tapos nakalkal siya ng mga supporters mo or tama ba? And then nakita na lang din after noon parang ano ba yung tweet mo noon ulit? Parang nag-tweet ako nung 2018 yata. Oo, 2018 yun, Kiara. Sabi ko nun sa tweet ko na one day I will be a comedian and that you will see me on TV. Yun lang yung sabi ko. So sabi ko lang one day. And then yun, tapos yung mga funny, mga supporters din, mga nanonood ng videos, nag-screenshot siguro sila and then binaktrack nila yung thread ko. So yun. Kinalkal nga, true. Very inspiring, ah. That's very inspiring. And nakakatuwa kasi totoo talaga na kailangan mong i-attract din yung gusto mong mangyari. So sa mga katapsi natin dyan, mag-tweet na kayo kung ano yung gusto nyo. I-manifest nyo na, i-attract nyo na yung gusto nyo mangyari, pangarap ninyo, di ba? Ayan, at malay natin after a few years, after ilang years, makita natin na nangyayari na siya. Pero, ayun na nga, thank you so much for giving that advice to our katapsi. And napapalalim na nga ang usapan natin. Pero, oo nga, ang serious. Very serious. Pero ito, bago natin pakawalan si Makoy Dubs, magkakaroon muna tayo ng mabilisang laro. Pero hindi kay Makoy. Medyo babagay kasi ito kay Auntie Julie. Ay, okay. Makoy, sige. Pwede ba namin mahila ng saglit lang naman si Auntie Julie sa mga amiga niya? Ah, oo naman. Actually, nasa ano siya, patio. Wow, social patio. Nasa patio siya right now. At tatawagin ko lang siya. And then she will be back in less than, I guess, mga less than a minute. Nandito na siya. Alright. Okay, ayan. Sige. Auntie Julie, oo. Tawag ka ni Kiara Takahashi. Oo, sige. Okay. Okay ka? Oh, sige. Eto, wait lang ha. Okay.
Oh, Kiara, okay, ready daw siya. Mag-aano okay. Lang daw siya, magpa-powder. Okay. Powder! Powder talaga! Okay, sige. I'll get free Auntie Julie. Okay, wait for her lang daw. She'll be back. Oh my gosh! Grabe yun. Oy! Sabi niyo, no, ni McCoy Dub, sinahanap daw siya ni Kiara Takahashi, si Auntie Julie. Oy, oh my God! Kilala na ako ni Auntie Julie! Auntie Julie, excited na ako ma-meet ka. Ayan, mga katapsi! Excited na ba kayo para ma-meet si Auntie Julie? Alam ko, excited kayo at nagpapaulan kayo ng mga puso pa rin. Magpaulan pa rin kayo, mga puso! Ayan, shout out! Oh, shout out kay Jack Sedan. At shout out sa iyo Ella Sedan aka Starla ng area. Wow. Oh my gosh, hello Auntie Julie. Hey there, inaanak, how are you? Oh my God. Fan. Kiara, you're so beautiful, ha? And my God, McCoy told me. Yeah, McCoy told me that ano, ah, you have game for me. You have questions now. You've prepared? I prepared a game for you, only for you. Pero Auntie Julie, before we start, can I ask, where's Cassandra? Oh, Cassandra is in Greenbelt. She's with her, you know, with her high school friends eh. Oo, from San Agustin. Oo, kasi she's planning to go to Siargao. Really? Oo, she's planning to go to Siargao, but before Siargao, she wants to go to La Union. You're a surfer, right? Yes. Can you tell me how to come here? I'm from CSA also. Oh my, CSA Makati? Yes. Oh my God, that's perfect. Sakto. Ano, Cassandra, Auntie Julie. Yeah, you teach my daughter on how to ano to on how to surf. Kasi the only surf that she knows, surfing the internet, but not surfing the sea. Surf also, Auntie Julie. Oh, that's perfect. Okay, Auntie Julie, I'm so excited to meet Cassandra. But before that, we are going to play. Ang all right. Ay, totropahin or jojowain. All right, I'm excited for that. Julie, ng mga sikat na aktor na talaga nga namang hinahangaan pagdating sa pag-arte. Game ka na ba, Auntie Julie? Oh, I'm always ready for you. Okay. So ito, ang una nating totropahin o jojowain. I see... Robin Padilla. Auntie Julie, what can you say about Robin Padilla? Totropahin. Yeah. Ay, yeah. Parang takot ako kay Robin eh. Kasi, you know, Kiara, parang whenever he talks, parang he wants to, ano, to punch me in the face. I can relate to that. Very manly pag dumating ang isang Robin Padilla. Yeah, so I just go for the totropahin. Okay, okay, mga katapsi, si Robin Padilla ay totropahin ni Auntie Julie. Ang next naman ay si Bayani Agbayani, si Kuya Yani. Totropahin or jojopahin? Oh, I like Yani. Oh, Yani is such a nice man. You know, I really love his jokes and, you know, he's very, ano ha, platinum... platinum record, yeah, because of Ocho Ocho, yeah, and McCoy works with him. For me, since he's a good friend of McCoy, I will say totropahin. Oh, really? Totropahin? Yeah. Okay, yeah. Bayani Agbayani. Totropahin! Ang next natin ito, Auntie Julie, Ian Veneracion. I don't know with you, but ako, Jojowa, ay kasi Ian Veneracion. Ikaw ba, Auntie Julie? Oh, I'm already fixing my hair because I'm already fixing my hair here because I think I'm gonna go to Greenbelt later. I wanna meet Ian Veneracion. We'll have a date. So I think my answer, Kiara, is jojowain, of course. Auntie, para sino bang hindi jojowain ang isang Ian Veneracion, diba? Diba? Kiara, just look at Ian Veneracion naman, diba? He's very handsome. Pero parang Auntie Julie, feeling ko bagay kayo. Parang ko pag nakita ko kayong dalawa, feeling ko swak, Auntie Julie. Thank you. Kiara, ha? Pagka naging kami ni Ian Veneracion, I will invite you to my wedding, ha? Ah, wedding? Wedding, God!
Honored Auntie Julie. Of course, I'll be there. Oh, perfect. Huh? You will be my bridesmaid. Oh, wow! Oh, my. Yes. Thank you so much, Auntie Julie. Okay, ang next natin ito, Auntie. John Estrada. Another man. Well, you know what? I used to have a huge crush on John Estrada way back when I was, you know, when I was still studying. Of course. And of course, malaki daw siya. I mean, malaki ang kanyang ano, pagkaka-fan kay Auntie Julie. So, I guess my answer would be Jojo Waen. Wow. So, yeah. Kilala ni John Estrada si Auntie Julie. Kinala ka niya. So, nakita na ba kami in person, Auntie Julie? Yes, nag-meet kami in person. Actually, nag-date na kami nun sa Blackbird. Oh my God! Yeah! Wow, isang John Estrada. Buti hindi nagselos sa iyo yung wife niya. Ah, no, hindi pa sila nun. Ako, actually, ako ang nauna talaga. Pinagbigyan ko na lang, naawa na ako eh. Oh my gosh, ang daming nasusplok dito sa Topsy Log. Diba? At ang next natin, Auntie Julie, Long Mejia. Ay, si Long Mejia, you know what? Yeah. I like Long Mejia because he's a very nice comedian. Mm-hmm. But I guess he's a friend, not a jowa material. So I think it's totrapahin. Totrapahin si Long Mejia. Pero for you, Auntie, is it important na napapatawa ka talaga? If naghahanap ka ng partner mo, importante ba na napapatawa ka niya? Ay, oo naman. Of course, yes. Because sabi nga nila, laughter is the best medicine. Diba? Parang kahit may sakit ka sa pusa, basta nakakatawa ka, di parang gagaling ka na din, diba? So yeah, I'll go for Long Mejia, but totrapahin only. Totrapahin. Ang sarap magkatrop ng isang Long Mejia. Ito naman, next, Doren Legaspi, Auntie Julie. Jojowain or totrapahin? Wait, I'll just... Can you get my lipstick? Yeah, okay. Sorry. I'm waiting for my lipstick. Kasi crush ko rin tong si Zoren eh. Oh my God. Kahit matanda na si Zoren, he still looks young. As in, hot pa din. Yeah. You, Kiara, I just want to say, ha? I just want to say that Carmina Villaruel and I are good friends. Oh, so, really? Yes. So, Carmina Villaruel, my love, if you're watching Topsy Log, can I borrow your husband? I will return him tomorrow. For a day. For a day. So it's Jojo Waen for me, inaana. Pero friend naman din kayo ni Miss Carmina Villaruel pala. So feeling ko, papayagan ka niya, Auntie Julie. Ah, yes, of course. Ah. Ito na, Auntie Julie, Richard Yap. Oh my gosh. I love Chinese food. Yes. Oh my gosh. Oh my God. Parang gusto ko tuloy kumain ng siomay. I think I will go for Jojo Waen also. Really? My gosh. Would you like Chinese culture, the food? Yeah, I love the food, but I love the man. It is Richard Yap. Shit, ang taas ng dating para ni Papa Chen, no, Auntie Julie? Yes, grabe, no? So, Jojo Waen, si Kiara, ang landi ko, no? Hindi, Auntie Julie. Nakaka-relate naman ako sa mga jojowain mo kung bakit po sila jojowain. Ito, pero ito, Auntie Julie, Vic Soto, jojowain o totrapahin? Oh, Vic Soto, yes. I think totrapahin. Yeah. Because I think Vic and I are not compatible in terms of zodiac signs. So I think, I think I'm more on totrapahin. What's your zodiac sign, Auntie Julie? I'm Pisces. How about you, Kiara? What's your zodiac? Libra. I love Libra people. Really? Yes, they are always fair. Fair, kasi timbangan eh.
Yeah, they always judge equally. I love them. Thank you, Auntie Julie. But here's our next one. Willie Revilla May, Auntie Julie. Jojo, Oh, Willie Revilla May. Oh, for Willie, kahit mayaman si Willie, ha? And he owns a chopper and yacht. Yeah, they're in, they're in Manila Yacht Club. He owns one. But, you know, even if he's rich, I'll go for Tocho Pahen lang. Really? So, yeah. Ang friends lang talaga. Yeah, I'll just making it pera to him. Like, really, can I make utang like 5 million? Can I ride your chopper? Ganon, Auntie Julie. Oo, ganon na lang, di ba? Yeah. Okay. Ayan. Ito ang last natin, Auntie Julie. Si Bong Navarro. Oh, Bong! Yes. I love Bong Navarro. Actually, Bong and I met in Showtime, I think, last year. Yes. Watch and, that, Auntie Julie. Yes, and he's... Yes, thank you so much, Kiara. And he's very, very nice to me. And you know what? I love men who are very, very good in dancing. Oh. Yes, that's right. So I think I'll go for, Jojo Wain. Jojo Wain. Yeah. Lahat ng mga nagaka-crush kay Auntie Julie, ayan, nalaman nyo na mga katapsi. Ang gusto ni Auntie Julie ay yung mga sumasayaw, magaling sumayaw. Ayan. Yes. Pero, thank you so much, Auntie Julie, sa pagiging game na game sa laro natin. Thank you. At ito, Auntie Julie, meron ka bang mga gustong batiin? Go ahead. Oh, by the way, I just want to say hello to all the, you know, the Kiara fans out there. Thank you very much for loving Auntie Julie and McCoy Dubs. And to all the McCoy babies who are watching right now. The fans of McCoy Dubs are called McCoy babies. So thank you very much as well. I love you all. Thank you so much, Auntie Julie. Thank you, Inaana. Meet you. And I hope makita tayo ulit soon, Auntie Julie. I am sure. And Kiara. Yes, I'm very excited for that. And Kiara, McCoy told me that he really likes you. He really likes you. Oh, because you are super nice and because you are super nice and super pleasant. Oh, I'm kilig. And speaking of McCoy, ayan, Auntie Julie, ayan, dahil kanina nga nakausap namin si McCoy, pwede bang makausap ulit namin si McCoy Dubs? Oh, alright. I'll call him. Alright. Just wait. Thank you so much. I love you. Yeah. Okay. Hold on, Kiara. I'll call him. McCoy! Yeah. Your friend Kiara is calling you. Okay. I love it. Oh my gosh, I'm such a fan. Okay, magbabalik na po ang si McCoy Dub. Si Auntie Julie, baka... Hi, Kiara! Hi! Kamusta ka dyan? Uy, kamusta kayo ni Auntie Julie? Para nag-enjoy kayo, I love her. I don't wanna keep her, kasi baka busy siya, marami siyang gagawin, so... Oo, binunot na nga yung mga aloe vera dito, saka Matalong. Binunot na dito, friend. Binunot na. Naloka ako. McCoy, thank you so much. And to Auntie Julie. Pero thank you so much for being so game and for sharing about your passion and for inspiring people. You inspire me. You know, it's not just for fun or like laughing, but really, I'm a fan and I'm happy that you're now a host and I hope I get to meet you in person. feeling ko mag-meet tayo sometime this year. As in, may chance siguro. I'm very sure of that. Oh gosh. I'm looking forward dyan sa pag-meet natin. Pero meron ka bang gustong i-share or na i-plug, i-promote sa ating mga katapsi or i-message mo sa kanila? Uy, ito ha. Kiara, una sa lahat ha. Ito muna. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo and sa show mo for guesting me and Auntie Julie. And maraming salamat, Kiara, kasi itong mga shows na to, tulad nitong ginagawa mo sa YouTube, sa Facebook, malaking tulong to sa mga
nagmamahal sa'yo. Malaking tulong to sa amin din na mga nasa showbiz kasi itong mga ganitong bagay, ito yung nagpapaano sa amin eh. Kumbaga, these kinds of creative executions makes us sane, di ba? Parang sanity. So, sobrang thank you. And of course, sa lahat ng bumubuo ng ano ng Top Silog, maraming salamat din. Sa Makoy Baby, sa mga fans si Kiara, salamat din. Yun, sa, kung gusto niyo akong i-follow sa Instagram or Facebook, Makoy Dubs, yun po ang pangalan. I will follow you on Instagram right after this. Ayan, at maraming salamat talaga, Makoy. Salamat din, Kiara. And it's so nice to meet you, finally. Yes! Thank Ayan. You. At ito, mga once again, thank you so much, Makoy Dubs, sa pagbibigay ng oras na makakasama ka namin dito sa Top Silog. And now, tamang sound trip muna tayo, mga katopsi. Una na dyan ang debut single ni Zephanie Dimaranan, ang kantang Pangarap Ko, Ang Pangarap Mo. It was written and produced by Jonathan Manalo. Ito rin ang naging original song sa second part na kinanta ni Zephanie sa Final Showdown Search for the Idol Philippines Season 1 na kung saan siya ay nanalo. Excited na ba kayo? Because I am. Ako rin kaya, tara na at pakinggan na natin ang playlist for the day. Time check muna tayo mga katopsi. It is now 2:35 p.m. Pangarap ko ay ang pangarap mo iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala at pagmamahal na walang ako dahil sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin ko hindi kita kasama. Sa aking paglipad, ikaw ang hangin na dala sa akin sa mga bituin. Ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang
puting mga ulap. Minsan mabigat, minsan magaan. May kwentong naisip pahayag pag iyong pinagmasdan. Pag di na kaya ang bigat, bigla na lang uulan. Papatak sa iyong mukha para bang umiiyak. May lungkot na nais na may labas. Ang buhay natin para napakagandang kalangitan. May liwanag at dilim, marami katanungan. Ang buhay natin para napakagandang. Sa iyong pagtingala, mapupuno ka ng galak. Ooh, ah. Sa pagliwanag ng magpapakita ang araw. Sasabay mga ibon, iihip ang hangin ng mga awiting magbibigay ng pag-asa. Ang buhay natin parang napagkakas. To offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? 'Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleepy work in this cruel life? Ain't there nothing else round here but human strife? They say it's difficult, yes, stereotypical. You gotta be conventional. You can't be so radical. So I sing this song.
say it's difficult. Stereotypical. You gotta be conventional. You can't be so radical. So I sing dito sa Top Silog, ang sarap ng musikang Pinoy. With me, Kiara Takahashi, and our time now is 2:47 p.m. At pinaganda na naman ang mga mood natin, ang mga kantang napakinggan natin na una na dyan ay Pangarap Kong Pangarap Mo by Zephanie. Alam mo, share ko lang sa inyo, na-meet ko si Zephanie and she was very sweet. Kakalabas ko lang nung PBB noon, tapos na-meet ko siya. I was able to work kasama siya sa isang event. Sobrang sweet niya. Tapos sobrang mahinhin niya. Hi, ate. Kanya. Tapos itong music video na to, sobrang inspiring. Another inspiring music video. Ang naswak sa ating topic na naman for today. At syempre, ang pangalawa nating napakinggan ay Liwanag by Trisha Denise na nasa YouTube Music Night. Ayan, kung gusto niyong panoorin yan ulit, nasa YouTube Music Night lang yan. Nasa YouTube lang yan. Napakagandang kanta. Okay. At syempre, ang Next in Line by Inigo Pascual. At, alam niyo, fun fact. Ano, si Inigo Pascual ay, dahil nga napag-usapan namin kanina si Auntie Julie, ni Auntie Julie ang CSA, ka-schoolmate ko before si Inigo sa CSA. I don't know if you remember. Since may photo kami together with Papa P! Hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi mahilig ako mag-theater. Mag-theater noon, nung bata pa ako. Prep pa kami noon. Tapos lagi siya rin, si Inigo din, nag-theater din siya. Tapos nandun si Papa P, binabantayan siya lagi. Tapos parang, kunwari, pag nasa labas sila, tapos game na, ako tatawag sa kanila. Game na po, ganyan. Tapos sabi ni Papa P, ay, okay. Ganyan! Oh, wala lang, shinare ko lang. At ang lahat ng yan ay hatid sa atin ng ABS-CBN Star Music. And speaking of, alam naman natin ang mga kantang, alamin natin ang kantang mga nakapasok sa Pinoy Mix Countdown. Ito na, excited ako dito. Ito ang ating Pinoy Mix Countdown. Ang pang 20 natin ay Sandali Lang by Shane Dandan. Pang 19 naman ay Black House Ballin' Manila Grey featuring James Reid. And pang 18, All That by Ilona Garcia. 17, Ahimig Song Tinadhana Sa'yo by Zephanie. And 16, Negastar by Baby Blue. 15, Ikaw Na Sana by Julian Trono and Ella Cruz. And 14, Tuloy Tuloy by Quest. At 13, Out by Fana.
And 12, Kulang ang Mundo by Samangubat. At ang pang-11 naman, Sa Susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. And ito na, pang top 10 natin, QC by Zild. At pang 9, Pangalawang Bitaw by The Ones. Ang pang 8 natin, Katabi by Ian Pangilinan. Pang 7, White Rabbit by Nadine Lucer featuring Messiah. And pang 6, K-Bye by Alamat. At ang pang top 5 natin, Hanggang Sa Huli by SB19. At pang 4th, The Light by BGYO. At ito, pang 3rd natin, top 3, hindi nawawala sa top 3, River by MNL48. At pang 2nd natin, uy, pang 2nd na ang paubayan ni Moira. At ang pang top mo natin, sino kaya? Ano kaya? What by SB19. Yan ang ating Pinoy Mix Countdown at nananatiling ang nasa top ang SB19, ang MNL48 at syempre Miss Moira De La Torre ang paubaya, di ba? Ayan. Ayan ang ating Pinoy Mix Countdown, mga katapsi. Buhay na buhay pa rin ang ating live streaming sa YouTube channel at Facebook page ng Star Music. Kasama na rin dyan ang pag-live stream sa Facebook pages ng MOR Manila at One Music PH. And don't forget to subscribe, like, and share our social media pages. At syempre, gusto ko ulit batiin sa mga comment section ng ating viewers. Ayan, tuloy-tuloy nagpapaulan ng puso. At alam kong natuwa kayo sa ating guest natin kanina. Pero ito na nga, ang ating second guest na excited din akong makachikahan siya. Nakachikahan ko na siya kanina actually sa backstage. Ang dami na namin na pag-usapan. Pero ito na, papakilala ko na sa inyo dahil sa ayaw namin kayong nabibitin, meron pa tayong ang special guest makakasama ngayong araw na ito. Nakilala natin siya sa pagiging third placer sa Idol Philippines at ang naging grand winner sa Michael Bolton's singing competition na Bolt of Talent First Edition last 2017. Yan ay walang iba kundi si Lance Busa. Hi, Lance! What's up? Hello, 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 hello again. Hello, hello again, yes. Totoo po yan. Marami na kami pinag-usapan. Oh, yun nga, eh, sabi ko nga kanina, mga katapsi, ang dami na namin na pag-usapan ni Lance. Kaya, wag na true. Niya, okay na yon. The joke na. Yeah. Sobrang dami na, alam nyo, sobrang saya katsikahan ni Lance. So, I'm very excited for this interview. Lance, kamusta ka naman? I am doing great. Hello everybody, mga katapsi. Good afternoon and happy Sunday po sa inyo lahat. Ako po si Lance Busa and I am very, very privileged and happy to share this time with you, Kiara. Thank you so much for having me and allowing me to you know, be interviewed and of course to promote some things also along the way. Yan. Yes, thank you. Alam mo, I'm so happy na nakita kita ulit. At ang ganda-ganda ng setup mo para lang sa Kumu na nagda-live stream ka. Uy, live stream lagi si Lance. Panoorin niyo yan, mga katapsi. Yes po, nasa Kumu po ako. I-search lang po ang Lance Busa. Ano ba yan? Excuse me. Yeah, i-search lang po. Ayan, kasi nga, yung mga eksena na nasa Kumu kapag ka-live, di ba wala kang choice? Kapag ka, yung tipo nababurp ka, kumakanta ako, tapos bigla na lang yung, oh, tapos bilang, arp. Ha? Paano yun? Saan banda? Wait. Sino yun? Gaganin na lang. Yung pag-stream, eh, matagal-tagal, di ba? Well, hindi mo maiwasan yung mga ganun. Di ba? Hindi. Hindi talaga. Tsaka pag live, unapologetic ka dapat ng slight. Alam mo yun? Oo. Oh, kasi... Uy, congratulations dahil sa concert mo. On ano, Kumu. Yes! Yes. Several Kumu concerts na yan. Pero yung pinaka natuwa ako was last year, December po. Nagkaroon po ako ng birthday show noong December 15. Kasi kasama din po ako sa campaign. So sa mga hindi po nakakaalam, pumunta po kayo ng Kumu. Makakita po kayo ng mga campaigns dyan. It's a little bit like a competition or a contest kung saan mag-grow kayo ng mga earnings which are called diamonds, ganyan, tapos paramihan kayo ng diamond. So ang in my case po, ang ginawa ko, lumaban po ako para makapanalo po ng gift certificates from Robinsons. So ang eksena noon, 100,000, 50,000, tsaka 25.
parang ganun yung papanalunan niya sa first, second, and third. So pinaglaban ko kasi medyo nasa baba ako, late ako nagsimula. Sabi ko, allow me to make this my birthday wish. Kung mananalo po ako, and on the last day, sa salubong po ng birthday ko, ibuhos po natin lahat ng support na pwede nyo pong ibigay dahil ipapasa po natin yung prize sa Sagip Kapamilya. Wow. So, ibibigay natin yun. Wala po sa aking nikatiting kahit isang toothbrush o kahit isang toothpaste, wala po sa akin doon. Kahit isang pancit canton, wala po ako doon. Ibibigay po natin yung lahat sa Sagip Kapamilya. So, they all help. And to celebrate my birthday, I felt like even though I was celebrating it alone po dito sa condo, na-celebrate ko siya ng sobra-sobra pa kasi pinasa ko yung celebration ko sa mga tao na nangangailangan. Oo. Diba? And feeling ko times 2, times 3, times 4, times 100 ang ano nun, kapalit ang babalik sa'yo na blessing nun. Nako Lord, please! Nababugot na po talaga ako! Pero alam nyo, mga katapsi, kanina kasi nga, sabi ko nga, ang dami namin na chikahan. Isa doon, sinabi ko talaga kay actually si Kuya William yun lang sabi na LSS ako kasi pinapanood ko yung audition video mo. Ito nga sa Idol Philippines. Wait, let me just say please na alam mo, sobrang suabe, sobrang yung feel, basta sobrang galing mo doon. Thank you. Grabe. Hindi na, pero lahat naman lang mga ano, mga kanta mo at yung mga performance mo, pero yung audition piece mo na yon, Lance, oh my gosh. Yan na. Asa yung mikropono ni Kiara? Guys, oh, kumakanta na si Kiara, guys. Hindi na natin kaya to. Wait, mikropono ko. Speaking of Idol Philippines, Lance, ikwento mo naman sa amin yung naging takbo ng career mo after Idol Philippines and Vault of Talent. Okay, magsisimula muna tayo sa Vault kasi 2017 yon. Sige, unahin natin yung timeline. Super nakakatawa yon pagkatapos ng... Actually, before, kwento ko lang po mabilisan sa inyo, no, sa mga hindi po nakakaalam. Nag Vault of Talent po ako sa Malaysia po yun, no? Sa Malaysia, Singapore yun. Binigay lang yung number ko sa kanila kasi sabi nila, sabi nung nagpasa sa akin, parang, mataas boses mo, baka kaya naman naman to, ganyan. Tapos sabi ko, ano ba requirement nila, mataas boses, ganun. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung ano kaya, basta pinasa ko lang, ganyan. Tapos I ended up being the representative for the Philippines. And then fast track, na wala akong kaalam-alam sa mga pangyayari, ako yung nanalo. Pagkatapos nun, I went on tour with Mr. Michael Bolton himself. Siya po yung kumanta po ng Hercules' na theme song, which is Go the Distance. And nakasama din namin po sila Morissette noon. So after noon, nag-concert tour po kami all over Asia. Isa po yun sa pinakamalaki or if not the biggest opportunity po na nagawa ko. Kasama ko ang D. Michael Bolton sa buong Asia for a long time. Alam mo yun? So parang hindi ko lang siya naging mentor, hindi ko lang po siya naging judge, naging kaibigan, kainuman ko pa. Oops, sorry sa mga minor dyan, pero kainuman ko din siya. So, pag tinanong mo, sino yung kainuman mo? Ah, si Michael Bolton, not ano. Hindi. Ano. Walang hindi nga nila din kinakaya, guys, kapag ka ano, nagte-text ako sa kanya kasi nagre-reply siya. Oh my gosh! Oo, no. Di Michael Bolton, di ba? Saka alam naman namin, ano, Lance, na talagang passion mo is singing. Kasi, oh, di ba, napakagaling mo dun sa what you do also. Singing, yeah, di ba? Salamat. So, paano mo nalaman na this is your thing? This is my passion. Singing is my passion. Alam mo, tinanong po yan sa amin dati. If there is a job, for sure natanong ka rin nito, Kiara, no? If there is a job that you want to do, kung hindi ka man naging artist, hindi ka man naging actress, singer, dancer, kung ano, sa field natin, what would you do? Sabi ko, I wouldn't be seeing myself living in this world if I wasn't performing. I just cannot. Because hindi po ako nagpa-function. Okay, nag-aral po ako ng turismo. Nag-aral po ako ng tourism. Nag-OJT po ako. Natuwa ba ako? Yes, medyo na. I like entertaining people. I like, that's me eh. Diba?
outgoing akong tao. Not happy po ako doon. Pero was it fulfilling? It was not. Because it was not what I dreamed and wanted and prayed whenever, you know, there was that moment na pwede ako mag-daydream noong 8 years old pa lang ako. Diba? So, ito lang po talaga. And take note, hindi ko makakalimutan, graduation, alam mo yung yearbook? Ay, yearbook may tawag doon? Yeah. Yung our photos like that. What do you want to be when you grow up? I want to be a singer and a businessman living in Hollywood. So parang, allow me, I wrote that down. I allow it to, you know, manifest it. Diba? Yes, McCoy. Mr. McCoy, idol ko po namin din. Maraming salamat. Yun din yung sabi niya, manifest, diba? Totoo yun. Alam mo, Lance, grabe ah. Ganda nung sinabi mo na wala kang ibang, hindi mo ma-imagine yung sarili mo kung di ito lang talaga. Doon mo malalaman na, ay, ito yung passion itong taong to. Ito yung, ano, di ba? Si Lance. Wala dito. Talaga. Diba? Wala. I don't want to do anything else. And kapag ka meron kang drive na ganon, alam mo yung set ka into something, may plano si Lord para sa'yo. Pero alam mo, Kiara, kung magiging honest lang ako, bilang chill Sunday afternoon naman to para sa lahat, ang sitwasyon ng pagiging artist, kapag ka, when you dream the biggest, you get challenged the biggest as well. And kasama na rin yun yung mga struggles kung na pinagdaanan ko. Hello, nagka-COVID nga ako na ako lumag-isa dito, di ba? So, yeah, nagka-COVID ako na ako lumag-isa dito last year. So para sabi ko, ano ba to? Is this my time to be spiritually growing in you, oh God? Gumanon talaga ako. Na parang, how do I handle this? Parang paano ko to? Paano ko i-embrace yung buhay? Katapusan ko na ba? Sabihan mo lang ako para at least makapagpaalam ako ng maayos. Hindi, nasa inyo, binibigay ko ang lahat ng meron ako sa'yo. Yun yung challenge na dumaan sa akin na sabi ko talaga, wala talaga pala akong gustong gawin kundi magbigay, mag-entertain, mag-perform ng tao. Kasi ayan, iba talaga, magpasaya ng tao. Kasi kung meant ka talaga dun eh. And you have to embrace the difficulties and the challenges. Ganun talaga siya. Hirap. Lance, so lang sabihin sa'yo na, thank you for sharing that. Yung challenge na experience mo during ano, hindi madali yun, especially mag-isa ka, 'di ba? So andiyan mo talagang ma-realize noon, 'di ba? Oo. Maloka-loka ako noon. Maloka-loka ako noon sa araw-araw na pag glad that you're okay now. You're 'di ba? Yeah. You're back on track. You're back on everything at ito na nga dahil nga you're back. You're hindi naman you're back kasi hindi ka naman nawala pero dahil nga sa pinagdaanan mo nag-ghost ginost ko sarili ko by everybody. Dahil nga sa pinagdaanan mo na yung challenge na yun, 'di ba? Ito nagbabalik ka na at meron kang single ngayon na ako muna. So kwentuhan mo naman kami dun sa single na yun kasi itong napaninigan ko tong song na to, napakaganda and I think this song will inspire you and parang sobrang kailangan natin siya mapakinggan ngayon kasi yun yung kailangan natin gawin. Ako muna. Diba? Totoo. Kung ikikwento ko po, nagsimula po ito sa Idol Philippines, talagang alam naman po natin o di kaya sa mga fans po dyan ni Miss Yeng Constantino, original song niya po ito at binuhay ko lang po nang binigyan ko ng ibang kulay. Yung kantang ito, it wouldn't be possible if it was not for Idol Philippines kasi ganito kasi yan, sa amin, KR, kapag sa Idol Philippines, kapag nakapasok ka sa top 12, kailangan mo magbigay ng song choices. Kapag ka, kunwari, ito yung theme, bigay ka ng apat. E yung theme, Eric Yeng. So, syempre, bilang ako, sanay akong nakikinig o di kaya kinakanta ang mga songs ni Kuya Eric. Ang nakakanta ko kay Ate Yeng, yung Ikaw, yung mga songs, yung mga... usually, we really hear a lot on the radio. And ako muna was not very new to my ears. I was too new to my ears. As in, dun ko lang narinig. Tapos biglang yung ending, sa akin napuntay ako muna. Tapos wala, non-negotiable na siya kasi na parang napili na for the others yung lahat ng song choices ko. So, ending nun,
naging blessing in disguise siya kasi nabigyan ko daw po ng justice and at the same time, sinabi ni Ate Ying in front of my face, please, ngayon ko lang na-realize na pwede pala, mas maganda din pala siyang bigyan ng kulay ng isang lalaki, ang kantang ako muna. Bigyan mo naman ng kulay. The song is yours if you want it. Tapos sabi ko, oh my gosh, you're really a multi-awarded superstar in the Philippines. Ian Constantino, an amazing songwriter, would do that. Parang sabihin lang niya sa isang contestant. Oo, huy, contestant lang ako na Idol Philippines. Tapos biglang sabihin mo yun sa akin. Tapos pala, sobrang nag-warm yung heart ko. Doon po nagsimula po talaga ang lahat sa ako muna. Hindi ko na po binitawan kasi isa po yan sa mga, aside from what you won't do, ako muna was also something na naaalala ng mga tao. Pakanta naman ang ako muna. Na-inspire po ako. Yun po yung nagdala ng nagdala sa akin away from depression. Iniwan po ako ng fiance ko. And ito po yung na-realize ko. Ganyan yung mga stories na binibigay nila. And imagine what a song can do to people's lives. So pinush ko talaga. So yun yung story na ako muna. Grabe, diba? Kahit ako, hindi ko pa rin ma... I can't. So talagang nakarelate ka dun sa song na yun? Nung napakinggan Super. Kasi napaka-giver ko eh. Minsan nakakalimutan ko. Honestly, bilang breadwinner din. Wag muna natin ilagay sa love, ha? Okay. Alam naman natin nag-aantay yung mga tao sa pag-uusapan na natin ng love. Pero family na. Pero family din. Parang bilang breadwinner, nakakalimutan ko din na unahin yung sarili ko. Alam mo yon. Lagi ko na lang iniisip yung ganito-ganyan. Tapos, kailangan yung tuition ni ganito, tuition ni ganyan. So parang, okay. Sige, kaya ko to. Ganyan. Ganun. Parang feeling mo mababurnout ka din. So parang the song helped. Pero sa love, hindi ko alam, nakaka-relate kayo. Pero, alam ko kasi, yung segue ng pag-ibig talaga when it comes to ako muna, it's very, alam mo yun, marami talaga makaka-relate. Kasi maraming, diba? Maraming gustong ibigay ang lahat. Tapos nakakalimutan ninyo, hoy, wala, hindi ganon. Dapat ikaw din. So this song talaga is a reminder, a guide na ako muna. So ayan na nga. Very true. Oo. And ako excited ako dahil nga mapapakinggan natin yan ngayon dito sa Top Silog. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo, Lanza, for being here, for sharing your experiences, your challenges. And I'm really, really happy kasi nakachikahan kita backstage and live. Thank you so much. Thank you. Ay, thank you. And sana naman makita kita kung bumisita naman ako dyan. Iikot mo naman ako. Wala talaga. Alam mo, dalawang beses na ako nakapunta dyan. Parang kung saan ako, dun lang ako. Wala ako alam kung saan ako pupunta. Lance, now is the time to go back here. Napag-usapan natin right. Yung mga katapsi kanina. Follow me. I'll follow you. Oo. Para isang message away ka. Yes, Lance. Ako, sabihan mo lang ako, Kelan. Tapos kakanta kita na What You Won't Do kapag may pa-play time dyan. Uy, magkikiligin ako doon. Lance! Sige, game ako dyan. Sige. In time, balitaan kita. Oo, message. Nag-ano lang na, no? Nakalimutan na yung interview. Oy, Lance, thank you so much. I'm sure mga yung katapsi natin nag-enjoy din sa chikahan natin today. So, Lance, promote mo naman yung mga gigs mo and your social media accounts. Saan ka namin mapapafollow, mahanap? Ayan. Alright. Ladies and gentlemen, this is Lance Busa and I have a new single. But before that, syempre guys, kung gusto niyo po ako i-follow, so baybayan po ang buhay ko from the day-to-day basis, you can follow me on Instagram. That's at @MrLance_. Pero on TikTok, tanggalin niyo lang yung underscore. Pwede ko po kayo mag-duet ng ako muna. Nandun po ang duet version para naman ma-interact kayo dun sa kantang yon. Follow me at @MrLance. Wala lang pong underscore. Follow me also on Twitter at @MrLance. And of course, if you wanna go on YouTube, marami po akong mga bagong ni-release ngayon. Himighandog din po. Ginawan ko din po ng version nila Ate Moira and Agsunta, which is entitled Kahit Kunwari Man Lang. And at the same time, ginawan ko naman ng iba pang version
hindi lang po sa ako muna, pero kay Miss Kim Chu din po. It is entitled, Huwag Kang Bumitaw. Ako, iniba ko talaga at sana maririg talaga ang dalangin kung mapanood ni Miss Kim Chu ito. Pero iniba ko, maririnig po, you can check out her version to kung paano iniba nung genre sa version na ginawa ko. And of course, last but not the least, ladies and gentlemen, maraming salamat po sa lahat po na nag-push sa akin sa kantang to. Ako Muna is now on Spotify and the music video po and the karaoke version din po is at YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially to Tapsilog, Kiara at sa ating mga katapsi. Maraming salamat. Ay, sorry, nakalimutan ko. Star Music, Star Pop, I love you guys, Sir Rox, Jem, and the team. Kuya Will, thank you everybody. Maraming salamat for your help and support. Thank you so much, Lance. Ayan. Thank you. And there you have it, mga katapsi. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama at nakakwentuhan natin ngayon, sina Makoy Dubs. And of course, thank you rin sa iyo, Makoy Dubs. Ayun na nga eh. Maraming salamat, Makoy Dubs. At syempre sa iyo, Lance Busa. Thank you for sharing. Thank you for inspiring us na tungkol sa passion mo rin when it comes to singing. At ayan, huwag kayong bibitaw at syempre, dahil hahandugan tayo ni Lance ng special song niya na Ako Muna. Ayan, at para mag-ending natin, mapanood natin ang music video ni Lance Busa, ang Ako Muna, ang oras natin ngayon ay 3:11 p.m. Once again, I am Kiara Takahashi and this is Tapsilog, ang sarap ng musikang Pinoy. Thank you guys! See you next week! Minsan, parang di pag-ibig ang sagot. Kahit na, hey, thank you very much, guys. Pag-isa'y nababot. Thank you. Thank you. Akala ko kasi makikita ako. So nag-off cam ka agad ako. Nag-share screen lang ako. Sa sarili ko ay di ba nasaya magputi ng mag-isa nang makilala ko muna ang sarili pag-ibig.
talaga. Ganda. Thank you very much, guys. Thank you po.